Hi guys, welcome back to our channel. So for today's video, what we're going to talk about is wow, English. Hi guys, welcome back to our channel. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kotse. So disclaimer lang guys, hindi ako expert sa kotse. Nagtatanong-tanong lang din ako. Tsaka syempre, nanonood sa YouTube. So ngayon may in-order ako from sa Shopee. Dumating na siya. Ang tawag dito is rubber seal. Ang purpose daw nito para ma-minimize yung road noise at wind noise na naririnig mo pag nasa loob yun ng kotse mo. So para ma-lessen yun. Kasi syempre hindi lahat ng hindi lahat ng kotse talagang perfect. Wala namang ginawang perfect eh. So yung especially sa mga compact cars, syempre cost-cutting yan eh. Para nga mura mabenta, so hindi ganun maganda yung pagkakagawa. So one of the things na mayonotice mo lalo na sa mga compact cars, yung mga maliliit na kotse gaya nung sa amin, yung pag nagmamaneho ka, parang rinig na rinig mo yung ingay na nanggagaling sa labas. Yun yung tinatawag na road noise or wind noise. So bumili ako nitong rubber seal na to, kaya kabit ko sa gilid ng pinto. So para malesen yung ingay, if not ma-eliminate. Kasi kung napapansin, kung maano mo sa kotse, yung sa mga pinto mayroon pa rin yung siwang. Although may mga rubber na doon, pero may siwang pa rin yan na pag tumatakbo ka, pwedeng pasukan ng hangin. Or yung ingay, maririnig mo, nalulusot din. So ito, parang additional seal. Yun, saka may purpose nyo ito, yung alikabo, para wala nang pasukan kasi mawawala yung mga siwang niya. So, makakabit natin to. So, yun guys. Mura lang to. Ang isang ganito kasi is parang 165, 4 meters. Umorder ako ng dalawa. Kasi nakabitan ko na yung dalawang pinto sa harap. Yung pinesting to. So, medyo nag-lesson nga yung yung naririnig kong ingay galing sa labas. So eto, para to sa dalawang pinto sa likod. 4 meters ang haba nito. So parang sakto yung isang ganito, isang metro sa isang pinto. So kakabit ko to. So para mabukasan to yung ingay na naririnig natin. Yung mga coaching, mga luxury cars, mga high-end na kotse, mga mahalin, yun talaga yung maganda yung pagkagawa nila. Yung tipong, pag nasa kotse ka, wala kang naririnig sa labas. Parang, hindi mo naririnig yung road noise, walang wind noise, yun. Pero sa mga compact cars, maliliit, yun ang downside nun. Mura siya. Well, mura nga. Eh, cost cutting. So, hindi ka mga ganda yung pagkakagawa. So, eto mga to. Parang mga lang to. Dagdag. Lang ba? Ito na lang parang upgrade. Mini upgrade. Ewan ko. Basta yun. So, panoorin nyo sa YouTube, i-search nyo. Ganun din naman yung ginawa ako eh. How to eliminate road noise or wind noise.
So, sa kotse niya, lalabas to. Isa to sa mga ano, isa to sa mga remedy. Meron pa ang isa dun eh. Sound deadener ang tawag dun. Hindi naman kinakabit sa ano, sa mga sa pinturing, sa pinto, sa katawan, sa flooring. Basta sa susunod topic na yun pag nakabili ito. So, ito guys. Samahan nyo ako. Ababa tayo sa, ano, sa parking. Tapos kabit natin ito. So, pero, teka. Check ko muna. So, talagang for, ano ito, 4 meters. Hopefully, ano ito, 4 meters talaga siya. Kasi yung unang dalawang nabili ko, 4 meters naman, actually sobra pa nga eh. Tingnan lang natin ha. Kung yung buyer na nabilang ko eh, ay yung seller eh talagang maayos ka sa kasi hindi ko matandaan kung doon pa rin ako sa same siya yung nagbumili. May sobra pa. So tara guys, samahan nyo sa baba, sa garahe namin. Nandun yung kotse. Sa mga bago sa amin channel, yung kotse namin, si we named ang pinangalan namin sa kanya, Cooper. Ano siya? Suzuki Swift Hatchback 2016 model. So, yun. Tara, samahan nyo ako sa baba. So guys, ito na naman, pinakabit na natin. Pinakabit na matapos.
So guys, tapos na. Pakita ko sa inyo. Ayan na. Ito yung kinabit ko. Taikot siya. Yan doon sa gilid. Ang downside lang ito, medyo may hirap na siyang isara. Yes, siguro kasi ano eh. Tigas pa yung rubber. Ito naman yung dating kinabit ko sa harap. Ayan. Yun yun. Dating kinabit ko sa harap. So, tutuloy ko lang muna guys ha. So ayan guys, natapos na natin yung ginagawa natin doon sa kotse. So sana talaga mag-improve siya. Bigyan ko kayo ng update pagka umalis ako kung anong nangyari. Pero for sure, mabawasan yung ano nun, yung road noise na. So hanggang sa susunod na vlog. So for now, don't forget to subscribe, hit the notification bell. You can also leave a comment if you want. So hanggang dito na lang.